Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, share ko lang sa inyo kung paano i-troubleshoot ang electric fan. Kung paano madadiagnose ng mabilis kung ano yung sira ng electric fan. Kung paano mo malalaman yung motor kung buo siya, yung capacitor, okay, yung bushing. Kung paano mo malalaman kung palitin na siya. Okay, titingnan natin tong motor na to kung ano ang problema niya. Okay, so putol na rin yung kable. Okay, hindi na umaandar to. Pwedeng natanggal na siguro yung pagkakakabit ng kapasitor. Titingnan natin kung ano talaga ang problema niya. Okay, so mukhang galing na to sa istakan. Okay, dilinisin ko lang muna bago natin umpisahan ang pagtutroubleshoot. Okay, saglit lang. Sisimulan na natin pagkalinis ko. Okay, tapos ko nang linisin yung electric fan. Simulan na natin i-troubleshoot kung paano madadiagnose ang electric fan. So, unang-una, halimbawa, meron kang re-repairing electric fan. Unang-una mo syempre, halimbawa, kung buhay ang electric fan, mabagal lang. Diba, ang common na sira ay itong capacitor. Okay, tulad nito isang electric fan na to, ang sira lang ay capacitor kasi mabagal, pinalitan ko lang ng capacitor. Okay, so una, paano natin i-test yung capacitor? Okay. Okay, so una natin gagawin, discharge muna natin yung capacitor. Okay, pagdidikitin na yung dalawang kable na yon. Okay. Ito non-polar capacitor to, kaya wala namang problema kahit magkabaligtad sila ng kabit nun sa electric fan. Okay, so ang tester natin, kakabit natin sa capacitance test. Okay, para ma-check natin. Okay, so nakita nyo kung ano reading nya. Okay, 297 nanofarad. Dapat ay 1.5 microfarad. Ibig sabihin, mababa na yung capacitance nito. Sobrang baba na, kaya mabagal yung under nitong electric fan na to. Okay, so nung napalitan na ng capacitor, okay, nung napalitan na siya ng capacitor, okay, so bumilis na yung ikot niya. Kanina talaga mabagal lang yan. So ganun lang pagkasa mabagal lang ikot. Okay, so okay na electric fan na yun. Hindi ko na pinakita yung pagpapalit ng capacitor kasi common lang naman yung sa capacitor. Tatanggalin mo lang dito sa wire na to, nakadikit sa capacitor, tapos tetest mo yung capacitor, palit ka ng bago. So ganun lang sa mabagal na capacitor. So ano pa yung trouble? Halimbawa, ang electric fan ayaw umandar. Okay, ayaw umandar. Una mong tetest, syempre tetest mo na yung motor kung buo o sira. So paano ba malalaman kung buo o sira ang isang motor? So tanggalin mo yung wire na nakakabit sa capacitor na dalawa. Okay, kahit yung isa lang, basta yung isa naka-open. Okay, nakabalat na yung isa. Okay, tanggalin mo yung dalawa na yan. Okay, ang tester mo, ilagay mo lang sa resistance test. Okay? Lalagay mo lang sa resistance test. Kailangan, tapos yung ano mo, tetest mo, kailangan may continuity siya na medyo mataas. Okay? Okay, so yung nakita nyo, 1.5 kilo ohms. Okay? So, yun yung sukat niya. Ibig sabihin, buo pa yung motor niya. Pagka ganun, ganun yung pagtetest ng motor kung buo o sira. Tatanggalin mo lang yung dalawang wire ng capacitor, tapos tetest mo lang, kailangan may ohms siya. Pag wala siyang ohms, ibig sabihin, sira na yung motor. So, ganun kasimple na yung pag-troubleshoot ng motor ng electric fan. Tanggalin mo yung dalawang wire na nakalagay dito, tapos itest mo. Okay? Pagka pumalo siya, kung yung tester nyo analog, okay, ibig sabihin buo yung motor nyo. Kasi kung sira yung motor nyo, halimbawa may putol na dyan sa loob ng winding, hindi napapalo yan. Okay, ganun lang kasimple yung pagtetest ng motor. Okay? Okay, so alam nyo na kung paano itest yung capacitor tsaka yung motor kung buo o sira. Ngayon naman, halimbawa naman, ayaw din umandar ng electric fan nyo,
Okay, pero may ugong siya. Okay, ikutin nyo to. Kailangan umiikot siya ng maayos. Okay, kasi yung electric pan, yung electric pan pumapakat yung shafting niya din sa loob. Okay, pumapakat. Okay, yung iba pumapakat to dun sa loob. Yung iba nangangalawang, lagyan lang ng langis, okay na. Diba? Pero halimbawa, hindi na kahit ikuti mo, pag-aayaw na ng langis, okay, halimbawa, matindi yung ano, palitan mo na to ng shafting tsaka ng busing sa loob. Okay, so paano malalaman din kung sira yung busing? Okay, kung dapat palitan, kailangan ang alog ng electric pan ganyan lang. Okay, gumaganong-ganon lang. Pero pag ang alog niya pa ganon, okay, yung gumaganong-ganon siya, pataas, ibig sabihin palitin na yung busing niya sa loob, tsaka yung itong shafting palitan mo na rin. Okay, pagka umaalog. Tatanggalin mo lang naman yung ano niya sa loob. Yung lock niyan. Okay, tatanggalin mo lang itong mga tornilyo na to. Okay, tatanggalin mo lang yung mga tornilyo na yan. Pag tinanggal mo yung tornilyo niyan, ma-open na yung ano na to. Yung busing niya. Okay, tatanggalin mo lang yung tornilyo na to. Tapos ito, ihiwalay mo lang to. Okay, pag natanggal mo yan, halimbawa, halimbawa ito, di ba nakalagay siya sa bilog na ganyan. Okay, nakalagay na ganyan yan. Kukuha ka lang ng sapin na pagpapaluan mo. Halimbawa, kahoy, dalawang kahoy na magkaganyan, ipatong mo lang na ganyan. Okay, patong mo lang. Tapos pukpukin mo lang na ganyan yung ano, nang kumaka ng martilyo, pukpukin mo hanggang sa lumabas yun. Pero tatandaan nyo, yung dulo niya, halimbawa, ito yung hangganan. Lagyan nyo ng tape dito. Okay? Lagyan nyo ng tape. Alam ba, magpapalit kayo ng bushing. Okay, ito yung hangganan. Lagyan nyo ng tape dito sa taas. Okay? Lagyan nyo ng tape na ganyan. Ano ba, dito, nasa kabila. Yan, ganyan. Lalagyan nyo ng tape dyan sa ilalim. Okay, lagyan nyo ng tape para alam nyo kung gaano kalaki yung ipapasok na ipapalit nyo na shafting. Tapos pukpukin nyo. Okay, dahan-dahan lang ang pukpok. Pagkalabas nun, tapos yung kapalit nyo, kukuha kayo ng bagong kapalit. Ano ba yung bagong kapalit? Okay, tatandaan nyo na ng tape kung gaano siya kahaba. Okay, kung gaano kahaba para alam nyo kung gaano kahaba yung ipapasok nyo na shafting. Okay, so ganun lang yung pagpapalit ng shafting tsaka ng busing. Okay, maano nyo pag umaalog na ganun. Okay, ibig sabihin palitin na yung busing nun sa loob. Okay, so ganun lang yung sa may busing. Okay, sunod naman natin yung fuse, yung thermal fuse niya. Paano mo malalaman kung buo o sira ang thermal fuse? Okay, so nakadugtong lang yun dito sa may winding dito. Okay, pero ito wala na siyang thermal fuse. Okay, wala nang thermal fuse to kasi kundi baka tinanggal na nung unang gumawa, ibig sabihin nasira na ng thermal fuse, kaya wala na siya. O kaya naman yung mga binibili na rewind na, hindi na nila nilalagyan ng thermal fuse yung basta rewind na na motor ng electric pan. Okay, so ganun lang yung pagto-troubleshoot ng electric pan. So ang mga tino-troubleshoot lang naman dyan yung fuse, yung thermal fuse, itong capacitor, tapos itong shafting niya tsaka busing tsaka yung motor. Okay, so alam niyo na mag troubleshoot ng motor, basta yung sa motor kukunin mo lang yung dalawang wire na capacitor, test mo yung kailangan may continuity. Okay, so test natin to kung ano problema, kung buo siya o yung mga wiring lang ang problema. Okay, so yung tester natin lagay ulit natin sa capacitance test. Okay, tingnan natin yung ano niya kung buo. Okay, na-discharge nito kanina. Okay, so nakita niya 1.78 microfarad. So, itong capacitor na to medyo mataas, 2 microfarad. Pero mataas pa rin siya, kaya buo pa itong capacitor na to. So, ibig sabihin, buo yung motor. Tinest ko yung dalawang wire ng capacitor nung tinanggal ko sa connection ng capacitor. Doon sa resistance test. Okay, sa resistance test, buo yung motor, ha? Okay, buo din yung capacitor. Okay, so ibig sabihin buo siya, wiring lang, pwedeng natanggal yung mga wiring niya kanina. Tapos ito din, wala din. Wala na yung saksakan, nagkaputol-putol na.
Ibig sabihin ko, connect lang natin siya dahil buo na tong isa na to. O kaya assemble ko lang to, tapos hintayin nyo hanggang dulo, tuturo ko sa inyo yung pinaka motor. Okay, kung paano yung connection nya, tsaka yung mga wiring nya. Kaya abangan nyo po hanggang dulo para makita nyo yung tungkol doon sa motor. Okay, assemble lang natin to. Okay, hindi kinakapitan ng lidyong wire. Okay, meron kasing ibang ano na ayaw kapitan kahit na kinaskas mo na. Okay, kapitan natin ng soldering paste para dumikit siya. Okay. So nagdikit na 'yan. Okay, maganda rin 'tong ano na 'to. Okay, para siyang lead din. Okay, so kahit hindi ko na siya hinangin, nakadikit na siya. Okay, so pag nailagay niyo 'yon, huwag niyo kakalimutan na balutan 'yan. Kasi magkakaroon siya ng ground sa katawan. Okay, isa pa nga pala, para din dagdag na para ma-check yung motor. Kailangan walang connection yung wire niya do sa katawan, do sa may ground, ah. Okay, test nyo din pala kabilaan. Okay, kasama yung sa pagtetest para malaman kung buo yung motor, huwag kalilimutan din i-test. Okay, so ibig sabihin walang reading, buo talaga yung motor. Okay, abangan nyo po yung pagpapaliwanag ko tungkol doon sa may motor. Okay, ito walang thermal fuse kaya hindi ko napapakita. I-explain ko na lang mamaya sa inyo kung paano matetest yung thermal fuse. Okay, napaka-importante nun kasi isa din yung sa dahilan kung bakit ayaw umandar ng motor. Diba, tinest mo yung motor, kala mo sira na, pero buo naman sa tester. Baka thermal fuse lang ang sira, okay? Pero basta ito importante pag check sa motor niya kasi iba yung connection nun sa may fuse tsaka ano sa thermal fuse. Okay, so tingnan muna natin. Ito lang kabit natin. Tingnan natin kung umiikot na siya, kung buo. Okay, lagyan muna natin ng cable ng saksakan para mas mainam. Para may saksakan. Okay, testingin natin. Okay. Testingin natin. Okay. So, nakita nyo, okay na yung electric fan. So, ganun lang yung pagto-troubleshoot ng motor tsaka ng motor, na kapasitor, tsaka nung bushing.
Okay, so halimbawa ayaw umikot, mahina siya, check niyo yung capacitor, huwag niyong kakalimutan i-check. Mas maganda kung mataas yung, halimbawa kung 1.5 microfarad yun, mas mainam kung malapit na malapit talaga doon sa 1.5 microfarad. May tolerance naman yun, 5%. Okay, nakasulat doon sa mga capacitor. Okay, tulad nito, 1.5 microfarad, okay, plus minus 5%. Okay, so ibig sabihin okay na tong electric pan na to, tsaka yung isa na yung binaklas ko muna. Okay, so binaklas ko muna ulit yung motor para maipakita sa inyo kung paano yung wiring no motor in case na magpalit kayo ng wiring. Pero karaniwan naman sa mga motor na nabibili may kasamang diagram, kaya di rin kayo malilito sa kulay. Okay, in case lang nawala, tsaka para alam nyo lang din. Okay, so kung nakikita nyo yung diagram, ganyan yung itsura ng diagram ha. Okay, yung AC, ito yung saksakan natin, yung thermal fuse nya, okay, nakakonekta doon sa isang line. Okay, tapos yung isa nya, doon nakakonekta sa may switch. Okay, doon sa pindutan. Okay, so kung makikita nyo dito, okay, ayan, ito yung galing sa wire. Okay, yung puti tsaka itim na to. Okay, so yung isang wire nya, ayun, napunta sa may pindutan. Okay, doon sa may zero. Yung isa naman, okay, kung nakikita nyo, papunta siya doon sa may common nung dito sa motor, sa common. Okay, so bago siya, ano, yung dadaanan niya muna, thermal fuse. So karaniwan dito, may thermal fuse, pero ito, wala na, tinanggal na yung thermal fuse kasi ni-repair na nun dati. Okay, nasira siguro yung thermal fuse, kaya tinanggal na, hindi na pinalitan ng thermal fuse. Okay, so kung pagpasok dyan, ito yung sa thermal fuse. Okay, so dito niya dadaan sa capacitor siya nakakonekta, tapos nakakonekta din siya dito sa winding dito sa yung sa pangatlo. Okay, tapos yung auxiliary yung winding niya, yung kabilang capacitor doon nakalinya papunta dito. Okay, ito naman yung sa low niya na winding, ito naman yung sa medium niya, ito yung sa high. Okay, so yan yung wiring. So para maano, kailangan malaman mo kung ano yung common para makita mo kung ano yung fuse. Okay, kung nasan yung thermal fuse, paano malalaman yan? Yung pinakamababang reading kapartner to. Okay, yung hahanapin mo dito kung ano yung pinakamababang reading niya dito sa may dalawang wire ng capacitor, titingnan mo. Okay, okay, kabit natin sa resistance yung ano niya. Una hanapin natin at pagdikitin muna natin yung tester natin kung ano yung pinakamababang reading niya. Okay, so nakita nyo 21 yung reading niya, 20 something. Okay, ibig sabihin 20 something din yung pinakamababang ano niya, yung partner. Okay, so dito muna natin ilagay sa isang wire nung ano. Okay, hanapin natin yung 20 something lang na ohms. Okay, so wala, mataas siya, mataas. Okay, mataas din, 1.2k. okay, mataas, ibig sabihin wala dyan, hindi ito yung partner kasi mataas lahat. Lipat natin doon sa isang wire na pinaglalagyan ng capacitor, yung nakahiwalay na dalawang wire. Okay, kasi ito yung papunta sa capacitor, diba? Hanapin natin yung 20 something lang. Okay, so mataas pa rin. Okay, kilo ohms, mataas pa rin. Itong isa, okay, mataas pa rin. Itong isa, okay, so nakita nyo, 20.94. So, yun yung pinakamababang reading. So, ibig sabihin, dito nakakonekta yung thermal fuse, tsaka dito sa pagitan ng dalawa na to. Okay, so kung maglalagay kayo ng thermal fuse, halimbawa walang thermal fuse, okay, yung puting dito yung tinutugunan niya, yung kulay puti, okay, hanapin nyo dito yung puti kung babaklasin nyo to. Ayan yung puti. So yung thermal fuse nakakonekta dito sa puti tsaka dito sa gray. Para malaman, halimbawa may thermal fuse pa yan, kailangan may reading yan. Okay, o kaya magbibip siya.
kung nasa continuity test ka, magbibip yan. Okay, ayan. Okay, kasi mababa lang yung ohms nya. So ganun malaman kung alin yung common nya. So alam natin na ito na yung common, yung white. Okay, so paano naman natin malalaman kung alin dyan yung 1, 2, 3? Okay, yung pinakamataas na reading, yun yung nasa wiring ng 1. Okay, so 765 yung una na to. Yung itong pangalawa, 842. Itong sumunod, 614. So alam natin itong pinakamataas yung gray. Ibig sabihin ito yung nakakonekta do sa may 1. So kung papunta to doon, okay, so ito yung number 1, dito siya papunta. Okay? Do sa number 1 itong gray. Sumunod yung sumunod na mataas. Okay, 764 yung isa, 614. So ito yung pangalawang mataas, ibig sabihin sa number 2 naman siya pupunta. Okay, parang dito, ito yung number 2, yung pangalawang mataas na siya pupunta. Yung number 3 naman, okay, yung pinakamababa, yun na yung mapupunta sa 3. Okay, so ganun yung pag-check ng wiring ng motor, pag-check ng motor. Okay, so yung sa motor naman, basta yung dalawang wire na nakahiwalay, okay, tetest mo lang ganyan para malaman mo kung buo o sira ang motor. Kasi, tingnan nyo yung diagram niya. Okay, ito yung kapasitor. Kumbaga, yan, buong ikot yan. Okay, buong ikot yan. Ibig sabihin, buo siya pagka nagkaroon siya ng reading. Pag walang reading yan, ibig sabihin, may putol yan. Okay, may putol sa wiring yan. Okay, naintindihan nyo, may putol sa wiring yan, kaya ibig sabihin, wala siyang reading. Ibig sabihin, sira na yung motor. Tapos, yung isa niya, bukod doon sa test na yon, okay, e-test mo siya sa body, okay, kailangan walang reading yan. Yung papunta sa capacitor, itong dalawang wire na nakahiwalay. Pag may reading yan, sira din yung motor mo. Okay, so ganun lang yung connection nung motor na to. Basta yung pinakama dito sa fuse, okay, alimbawa may thermal fuse yan, diba? Yung pinakamababang reading, okay, yung thermal fuse. Okay, yung pinakamababang reading yun yung thermal fuse. Okay, yung pinakamababang reading yun yung thermal fuse. Pagka merong isang walang reading dyan na yung pinakamababa hindi mo nakita, ibig sabihin, sira na yung thermal fuse. Kung may thermal fuse yun mo, tatanggalin mo lang yung pagkakalak dito. Tapos, papalitan mo yung thermal fuse. O kaya naman, tanggalin mo na, pag-connectahin mo lang yung pinagtanggalan, okay na. Okay, so ganun lang yung pag-check nung motor ng electric pa na to. Tapos yung pagre-repair. Okay, maraming salamat. Kung nakatulong sa inyo to, please subscribe po kayo sa channel at huwag kalimutan i-like po yung video. Maraming salamat po. Okay, dagdag ko lang din. Ito yung paraan nga pala yung connection niya pagka nire-rewind yung motor. Okay, so wala akong machine na panggawa ng winding. Kaya hindi ko rin siya pinag-aaralan kung paano mag-rewind. Okay, so ito yung connection niya. Kung nakikita nyo, okay, ayan, kung nakikita nyo, meron siyang 16 na bilang. Okay, kasi kung nakikita nyo sa motor, may 16 na butas yan. Okay, ayan yung pinapasukan ng mga coil. Nakikita nyo, yung bawat coil. Oh. Okay, may 16 lahat yan. Okay, ayan, 16 lahat yan. Isa, dalawa, hanggang 16 yung pinapasukan ng coil na yan. Ayan, nakikita nyo yung mga ano na yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay, basta yung 16 yan. Okay, so ganito yung connection yan. Okay, kung gusto nyo pag-aralan yun sa pag-rewind ng motor, kung meron kayong gamit na pang-rewind. Okay, so kung nakikita nyo, ito yung una nya. Yung unang rewind na i-rewind nyo, okay, dito siya nakalagay sa dito sa una na to. Okay, hanggang doon sa may apat na yon. Okay, doon siya nakapasok. Tapos, yung sumunod na ano, dito naman ipapasok yan. Okay, so ganyan yung ano niya, connection, no? Okay, tapos yung sumunod naman, itong sa asul na to, itong sa asul na to, ibig sabihin connected dito yan. Okay, dito, connected yan. Kasi pabilog yon. Okay, ito din, drawing ko lang. Okay,
So yung asul na yan, tapos itong asul dito, okay, ganun yung connection niya. Okay, nakita nyo. Tapos yung bawat ano niyan, 'di ba, may mga dulo yan pag nire-rewind mo. Ito yung dulo ng una. Okay, yung sa kanina, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Okay, so yun yung mga dulo niya. Tapos dito sa asul na sulat, okay, nakita nyo. Yan yung ano niya. Okay, yung pag-wiring niyan. Okay, so yung una na to, ikukonekta lang dito sa start finish, start finish, start finish, start finish kasi mga yan. So ganun din do sa kabila. So ibig sabihin, yung unang rewind, yung finish nito, ikukonekta do sa may finish nito nung sumunod. Okay? Tapos yung start dito kanina, siya yung isang wire na nakalabas na papunta dito. Okay? Yung lalabas mo siya, nakakonekta yon sa capacitor. Okay, tapos papunta na siya do sa isang line. Okay? So yung isang dulo naman ng capacitor nandito naman sa start nung itong isa yung sumunod sa kanya. Okay, so nakita niyo. Tapos ito, dito na connected nga siya sa finish kanina. Tapos yung start naman nito connected naman dito sa isa na to. Okay, so tingnan nyo lang mabuti yung diagram. Ayan, nandyan na lahat sa ano. Okay, ihiga ko lang yung ano nang makita nyo mabuti. Okay, so madali naman sundan. So ganyan lang yung itsura nung ano. Kaya madali lang naman sundan. Okay, pagmasdan nyo lang mabuti. Okay, so ganun lang. Ganyan lang yung connection niya pag sa pag-rewind. Okay, so maraming salamat ulit. Please subscribe to our channel para sa iba pang mga tutorial.